So welcome nga mga idol sa ating video ngayon at sa ating balitang NBA. Ngayon ay pag-uusapan nga natin itong si Dwight Howard dahil meron na siyang dalang magandang balita para sa kanyang team na Los Angeles Lakers. Handa raw siya kasi mga idol na magsakripisyo nga para sa team ng Los Angeles Lakers. Natanong kasi siya mga idol about nga sa posible niyang maging role dito sa bagong Lakers team na ito. Sabi niya, sakripisyo lang daw yan. Ano daw ang iyong kayang isakripisyo para sa NBA Championship Trophy? Nung unang punta niya nga daw dito sa Lakers noong taong 2012 ay para daw yun sa kanya at hindi sa team. Kailangan daw na ma-realize na gawin lang daw yung pinapagawa sa iyo kahit daw na mahirap itong tanggapin. Sa huli daw ay mas matimbang daw ang makuha mo at mahawakan ang championship trophy at i-celebrate ito kasama ang iyong pamilya, ang buong city ng Los Angeles at mga taong mahal mo daw. So yun nga mga idol ang magandang balita ni Dwight Howard sa kanyang Lakers team. Magsasakripisyo nga siya para sa NBA trophy. Anong masasabi niyo sa kanya mga idol? Comment down below. At sa ating susunod na balita naman mga idol, eto ngang si Giannis Antetokounmpo. Sa last 12 months, etong huling nakaraang taong ito ay napakadaming ang award na napanalunan noong nakaraang season at pati na rin ngayon dahil last year nanalo nga siya ng MVP, Defensive Player of the Year. Ngayong taong naman ito mga idol, nanalo nga siya ng All-Star Game MVP, nanalo ng Championship at napanalunan nga ang Finals MVP. So sa nakaraang taon nga mga idol, 5 award ang napanalunan nito ni Giannis Antetokounmpo. Grabe, makikita mo nga talaga dyan kung gaano nga kalaki ang improvement na ito ni Giannis Antetokounmpo simula nga pumasok siya sa NBA. At sa ating huling balita naman, LaMelo Ball, mas magaling daw siya sa kanyang kuya na si Lonzo Ball. Sinabi niya, meron nga daw silang pagkakapareho pero meron din naman daw silang pagkakaiba. At yung pagkakaiba nga daw nila mga idol ay mas magaling nga daw siya. I'm better nga daw, sabi niya ito ni LaMelo Ball sa isang interview. At kung ibabase nga natin yung mga idol sa stats na kanilang ginawa last season, ay mas magaling talaga itong si LaMelo. Dahil sa points nga ay nag-average siya ng 15, etong si kuya niya na si Lonzo ay 11 lang. Nag-average siya ng 5.9, yung kuya niya 5.8. Pero sa passing, ang kuya niya ay mas mataas with 6.4 assists per game. Si LaMelo Ball naman ay may 6.1 assists per game. Si LaMelo sa steals ay lamang with 1.6, ang kuya niya ay 1.5. So kung dyan natin ibabase mga idol, mas magaling talaga si LaMelo sa kanyang kuya. Pero sa tingin nyo ba ay may katotohanan itong sinasabi ni LaMelo Ball? Mas magaling daw siya sa kuya niya na si Lonzo Ball. At yun nga lamang mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. At shoutout nga rin pala sa mga nagpa-shoutout natin sa huling mga video natin. Kay Hail Calapis, kay Dong Tangduy Malyari, kay Roderick Balse, at pati na rin kay Meng Meng Gaming, kay John De Bonita, at kay Daniel Fred Mylem. At sa panghuli nating isa-shoutout ay si Luis Junio. Marami pong salamat sa inyong panonood mga idol. At huwag din kalimutan na mag-like at subscribe para nga sa mga susunod pa nating balitang NBA. So yun lamang, maraming salamat muli. Bye!